Huwag mo munang laro niya. Baka mag-ano, gawing hotspot yan. May sabi niyo pa ba kung may naliligo? Wala naman. Sino naliligo? Si Ajari. Sino? Mabilis siya mag-repack. Bahala siya sa buhay. Hello, hello. Sound check. Yet. Naka-live na. Naka-live na, kung okay ka na, i-share na natin yung link. Check. SIM card na lang bago. Mabakal.
Lakang sounds. Walang sounds. Ma. Mm. Cellphone mo da kay Panan. Dali lang, dalhin ko diyan.
infinite mo yan, no? Unmute na yan. Pero pag pinindot mo,
Ay, Milyari. Dasalao. Hello, Ante. Kumusta? Ante, te. Condolence, Joy, and the family from Antonio Fe Pascual. Yan ang ganda ni Juan. Salawan. Balayan! Kumusta kaya pala yan dyan? Mga Salaw family. Mayong buntag, Auntie Pe. Mayong buntag, Yapon. Ay, Bisaya yun, hindi Bicol. Ada Duterte family din. Duterte family. When, siguro ka bagyan ni Brother Duterte. Natin ni Tita Win. Na, papay mo. 1934. Katamanan ni Manang. Karurupa man ni Drilog. Uncle Lek, kumusta? May buntag? Ate Prising, good morning. Hello, kumusta? Kuya Yoli, kumusta po? Hello. Ate Prising, Auri. Kumusta? Maraiman po. Si Selva to. Ate Selva. Kumusta po? Okay. Nasa pawa pa po ako. Oh. Selva. Ano yung nakasan mo yan? Nasa pawa. Oh, ito. Ayan. Ate, ino. Ano din kayo mo trotan? Hello, yung nakitang nailagirig. Paano mali sa pabawas na yung manalit na yun? Sige na naman. Ano? 1-5. Yung unya, niliwat. Niliwat ako. Yung nata nagsusungat ko. Maliwat. Tapos original mo na duplicate. Ina ka na rin kumbaga po. Very good, no? Dahil naman ako. Ano naman ang bigo po ato? Ati sa original. Parol. Okay na. Susubra. Susubra din din. Nilagbo din din. Okay. Basta, ini na ang dahon amount. Iyong mag-ira-rise. Hindi man ako ni maliwat. Basta, ini na. Hindi man ako. Boy! Hello! Auri! Kumusta? Brother Pascual! Hi, Noy! Duterte, kumusta kayo? Hey, kayo. Yeah. Si Noy Mangiraray. Kumusta na kayo? Okay man po. Sila. Ay, sayo, kumusta si yan? Kumusta si John? Ito yan daw. Yan dyan. John! John! Kumusta na? Si Tatay Monik. Pascual. Ah, Brother Pascual, nandiyan na kayo? Oo. Matagal na. Matagal na, oh. Sanong si Dad? Sanong si sila dati?
Asa Stockton. Stockton, tama, Stockton. Oh, oh, Stockton. Kasama namin matagal si Brother Herrero. Opo, opo. Oo. Nanapas kayo. Hindi po kayo ngayon? Ayan, mabuti naman. Medyo ko na rin. Baka kami na ang susunod. si 25 ko na. Ang daddy mo, ilang taon na siya? 84, almost 84. Ah. Oh, malakas pa, oh. Malakas pa. Asa? Saan si... Bata pa ako, 84 lang. Ay, ay, 48. Kasi kung edad nyo yung kapatid ko, si Aida Macaranas. Hmm. Saan si Aida? Saan kilala ko yan? Nandito na rin sa Pilasis. Nag-retire na rin. Kasama namin si Brother Castolo Macaranas. Kami, kilala niya si Aida. Yeah. Yung Sister Tagama kasama namin dito, nandito. Si Sister Tagama doon sa Daly City noon. Yung mga Magandang umaga po sa inyong lahat. Karamihan sa atin na narito sa ngayon ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya Milyari. At nandito rin tayo upang aliwin sila. Ngunit walang ibang makakaaliw ay ang Diyos lamang, ano. Dahil maging ang mga aliw ay nangangailangan ding maaliw sapagkat sila rin ay mga may alalahanin at may mga problema rin, ano. Kaya ito ang ating magiging gagawin ngayon sa programang ito, ang maging makinig sa dakilang mga aliw na si Jehovah. Bago tayo magsimula, tayo ay inimbitang tumayo kung maaari sa ating kalagayan upang buksan ang isang katibayan nito na tayo ay nagpapalakasan bilang magkakapatiran. Thank you.
Diyos na ang inyo pong pangalan ay Jehova, ikaw ang pinag-uukulan namin ng pantanging pagsamba at paglilingkod. Sa pangalan mo po na Jehova, kami ay lumalapit upang magpasalamat sa taglay naming buhay at lakas sa umagang ito. Kami rin ay narito sa ngayon upang magpatibayan sa isa't isa, lalong-lalo na sa kalagayan ngayon ng pamilya Milyari. Nakikisuyo po kami ng inyong gabay, ng inyong banal na espiritu para sa tagapagsalita at ganun din sa aming mga makikinig upang ang inyong mga mensahe ang inyong ibibigay na nakaaliwan sa amin ay aming pakinabangan at ito ay aming bulay-bulayin upang kami ay magpatuloy na maligayang maglingkuran sa inyo sa kabila ng mahirap na mga kalagayan na aming dinadala sa ngayon. At nakikisuyo rin kami ng inyong patuloy na gabay sa mga susunod pang oras upang maging maayos ang mga susunod na gagawin ng pamilya Milyari at ng mga makikiramay. Nakikisuyo po kami na kung nagkulang at nagkamali kami sa inyo, kami po ay humihingi ng paumanhin at kami po ay inyong patawarin. Pakisuyo po ang aming maikling panalangin ay inyong pakinggan sa ngalan ng aming hari at manunubos na si Kristo Jesus. Amen. Pwede po kayong mga po mga kapatid, mga bisita namin sa may mga nilaang upuan upang pakinggan ang isang nakakaaliw na mensahe na nagmumula sa salita ng Diyos. At ang kaaliwang ito ay binibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay makinabang at mabuhay na positibo. Tawagin natin ang ating tagapagsalita tungkol sa isang sa tema na nasa Biblia, ang diskurso sa patay. Tawagin natin si kapatid na Romy Alanis. Ang pagkakataong ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong din upang purihin at ibigay ang lahat ng kapurihan sa ating Diyos na Jehova. At ito rin ay isang pagkakataon upang tayong lahat ay magpaabot ng ating pakikiramay sa mga naiwanan ng ating kapatid na si Domingo Milyari dahil sa kanyang pagpanaw. Si kapatid na Domingo Milyari ay umabot sa edad na 87. Ipinanganak siya. Ipinanganak siya noong May 29, 1934. Kaya ang edad niya ay 87. At sa pagdaan ng panahon, si kapatid na Milyari ay nakatagpo ng kanyang bittersweet, ang kanyang minamahal sa kanyang buhay noong panahon na iyon, sa pangalan ni kapatid na Estela Andes Campillos. At sa kanilang pagsasama, nadama nila ang pag-ibig sa isa't isa. At sila ay nagpakasal o sinimbula isa nila ng ang kanilang pag-ibig sa isa't isa
sa pamamagitan magpapakasal noong January 8, 1956. At sa panahon na sila ay nagsama, tunay na pinagpala sila ng Diyos na Jehovah. Nagkaroon sila ng bunga ng kanilang pagmamahalan at ito ay sina Corazon, si Domingo Jr., si Gerson, si Jehiel, si Edgar, si Dennis, si Joy, at si Josnel. Gusto kong banggitin sa inyo, mga kapatid, na si kapatid na Milyari ay nag-aral ng salita ng Diyos. At tuloy siya nag-aral at marami siyang kaalaman na nakuha mula sa salita ng Diyos na Jehova. Ano pat sa kanyang pag-aaral, kanyang tinanggap ang turo ng Diyos na Jehova mula sa kanyang salita, ang Biblia. Kung kaya, dahil sa kanyang katapatan sa Diyos na Jehova, ay sinagisaga niya ang kanyang katapatan sa pamagitan ng papabautismo noong mga taong 1960. At siya, mula noon hanggang ngayon siya ay nagpatuloy sa hanggang noong siya ay mamatay, siya ay patuloy na naging lingkod ng Diyos na Jehova. Sa pagiging saksi ni Tugang na Milyari, marami siyang karanasan at mga pagpapala na ibinigay ang Diyos na Jehova. Naging regular pioneer siya, naging auxiliary, at siya ay naging masigasig sa pangangaral ng mabuting balita. Katunayan, meron tayong kasama dito ng mga kasabay-sabay niya, kasing edad niya, o medyo bata pa, na nakaabot sa mga lugar na kanilang pinuntahan, bagaman nung panahon na yun ay masakit na puntahan o mahirap, sila ay maligayang naglingkod sa Diyos na Jehovah. At sa walong anak ni kapatid na Milyari, lima rito ang naging mga saksi ni Jehovah, kapwa mananamba niya. Nagpapatunay lamang na si kapatid na Milyari ay nabuhay na isinagawa ang kalooban ng Diyos ni Jehovah. Kaya tama-tama kay Brother Milyari yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 7:1. Gusto niyong malaman kung ano sinasabi nito? Ating basahin. Ecclesiastes kapitulo 7, kapitulo 7, versikulo 1. Pakisuyo, subaybayan ninyo ako sa inyong Biblia. Sabi dito, ang magandang pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling langis. At ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Bakit nasabi natin na mas mabuti yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan? Dahil sa ang araw ng kapanganakan, mayo ka pang record na nagagawa para sa iyong sarili. At lalo na para sa Diyos niya. Subalit ang kamatayan, dahil sa haba ng panahon na iyong inilagi sa daigdig na ito, gumawa ka ng mabuting pangalan. Kaya sabi ng Biblia, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling. Yun ang patunay na si kapatid na Milyari ay gumawa ng mabuting pangalan sa pamagitan. Ang patutuo niya ay ang kanyang mga anak na naging mananampalataya ng Diyos na Jehovah. Totoo naman mga kapatid na sa kapag tayo may pumapanaw ng mahal sa buhay, normal lang na tayo ay magdalamhati. Malungkot. Dahil lalo na kung ang ating o ang namatay ay mahal na mahal natin. Katunayan, sa Biblia meron ding mga record na nung mamatay ang kanilang mahal sa buhay, nagdalamhati sila. Sabi doon sa Genesis 23:2, ang isa dyan ay si Abraham. Si Abraham, nang mamatay ang kanyang may bahay, si Sarah, nagtamo ng dalamhati sa kanyang buhay. Katunayan, sabi doon, siya ay hindi kumakain. Siya ay nag-ayun dahil sa lungkot na nadama niya sa pagkamatay ng kanyang asawang si Sarah. At maging
Jesus nung kanyang kapanahunan, nung mamatay si Lazaro, ay nakita rin natin, sabi sa kasaysayan, na napakalungkot ng kanyang pamilya. At katunayan, si Jesus mismo ay dumalo doon sa kamatayan ni Kristo Jesus. At pinalakas niya sila at binigyan ng pampatibay loob. Ganun pa man, kahit na nga ang tao ay namamatay, ang Diyos na Jehovah ay naaawa sa tao. Kapag tayo namamatayan, yung dalamhating na nararamdaman natin, alam ba ninyo na ito'y nararamdaman din ni Jehovah? Oo, katunayan doon sa awit 34:28. Sabi doon, si Jehovah ay nasasaktan kapag tayo ay nagdadalamhati. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos ni Jehovah sa kanyang mga nilalang. Sa dahilan ito, dahil si Jehovah ay Diyos ng karunungan, Diyos ng katarungan, Diyos ng pag-ibig, at Diyos ng kapangyarihan, binibigyan niya tayo ng pag-asa tungkol sa mga patay. Tandaan natin mga kapatid, na nanglalangin ni Jehovah ang tao. Wala sa kanyang plano na ang tao ay mamatay. Nais ni Jehovah na ang tao ay mabuhay magpakailanman. Ngunit bakit nga ba ang tao na mamatay kung wala sa layunin ni Jehovah? Ang dahilan ay sapagkat sinuway ni Adan ang utos ng Diyos na Jehovah. At tunayan, sabi ng Roma 5:12, kung paanong ang kamatayan, kasalanan at kamatayan ay pumasok sa isang tao, ngunit sa ating Panginoon Jesus ay buhay ang kanyang dala. Ating basahin kung yung mamarapatin ang Roma kapitulo 5 versikulo 12. Kung yaong na kayo, ganitong pagkakasabi sa 12. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan, ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Bakit? Dahil silang lahat ay nagkasala. Sumaluwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na hindi ang Diyos ang may lalang na kamatayan may gawa, kundi ang tao mismo. Ano ang prueba na mahal ng Diyos na Jehovah ang tao? Ang prueba ay kapag si Jehovah nagsasalita, lahat ito ay natutupad. Yun ang ibig sabihin o kahulugan ng kanyang pangalan Jehovah. He causes to become. Everything, lahat ng bagay na naisin ni Jehovah ay ginagawa niya. At sabi doon sa Isaias, wala siyang salita na babalik sa kanya na hindi natutupad. Kaya ito ay prueba na lahat ng pangako ng Diyos na Jehovah ay matutupad. At tunay, ang sabi ng Biblia, malinaw ang sinasabi ng Biblia, na bagaman ang tao mamatay, magbibigay si Jehovah ng pagkakataon na buhayin muli ang mga patay na ito. Pero ano nga ba ang kalagayan ng patay? Marami ang naniniwala na ang tao kapag namatay ay mayroong kaluluwa. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang kaluluwang nagkakasala, ito ay mamamatay. Sa makatwid, ang namamatay ay ang tao, ay ang kanyang. Ang tao ay tinatawag na kaluluwa. Meron pa bang magagawa ang patay? Meron po ba siyang plano sa buhay? At iniisip pa ba niya ang kanyang mga naiwan nung siya'y mamatay? Bueno, maliwanag din ang sinasabi ng Biblia. Ang patay ay wala ng malay. Anong patutuon natin? Na ang patay ay mayo na o wala ng kaisipan sa kanyang sarili. Tingnan natin, subaybay ninyo ako sa aking pagbasa doon sa aklat ng Ecclesiastes, kapitulo 9, versikulo
5. At least. Kung yaw na kayo, andyan na kayo, na ang ganitong pagkakasabi sa 5. Dahil alam na mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala rin silang tatanggaping gantimpala. Bakit? Sapagat dahil lubusan na silang nalimutan. At ang sabi doon sa Jesus ay ganito. Anuman ang pwede mong gawin, gawin mo ng buong makakaya. Dahil wala nang gawain, pagpaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. Sa maliwanag ay sinasabi ng Biblia, kapag ang tao ay namatay, unti-unti na siyang makakalimutan at maglalaho. Ngunit, ang sabi ng Biblia, nagbibigay ang Diyos ng pag-asa sa lahat ng milyon-milyong mga taong namatay na darating ang panahon na sila'y bubuhayin muli. Ano ang guarantee na ang patay ay mabubuhay? Pinaliliwanag ng Biblia na nang mamatay si Jesus at muling buhay, yun ay garantiya na tinutubos niya ang tao na matay si Jesus pagkatapos mabuhay. Kung ganon, ang taong mamamatay, kung siya isasampalataya sa Diyos ni Jehova, susunod sa kanyang kapag kalooban, siya rin naman ay mabubuhay. At ito ay naging posible, sabi ng Mateo, Kapitulo 20, Versikulo 28. Si Jesus ay namatay upang tubusin ang lahat ng mga mananampalataya. At ang pagkabuhay ni Jesus, excuse me, ay isang garantiya na ang patay ay muling mabubuhay. Katunayan, isa pang prueba mula sa kasulatan. Sinabi sa Juan 5:28-29, darating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan na makakarinig ng tinig ni Jesus ay mabubuhay. It's a guarantee na ang tao ay muling mabubuhay. Yun ang atas ni Jesus. Bubuhay muli ang mga patay. Ngayon, merong sinasabi ang Biblia na dalawang klase ng bubuhayin. Isang klase na pagkabuhay na kung saan sila ay makakasama ni Jesus sa langit. Sino yon? Sabi ng Apokalipsis, Kapitulo 20, Versikulo 6, sila yung mga naging tapat sa Diyos ni Jehovah, sa ating Panginoon Jesus, kung kaya sila yung makakasama sa tinatawag ng unang pagkabuhay na maguli. At sa kanilang pagkabuhay na maguli, sila ay makakasama ni Jesus sa langit at sila ay maglilingkod kasama ni Jesus bilang saserdote at bilang mga pari. Oo. Sila yung kwalipikadong mabuhay sa langit. Eh, kumusta naman yung iba na hindi aakyat sa langit? Bueno, sabi ng Biblia, nung kapanahon ni Jesus, meron siyang sinabi na sabi niya, merong akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Ngunit sila rin naman ay makakasama ko o isasama ko. Ito yung mga tao na kwalipikadong mabuhay sa lupang ito. Sila yung tinatawag na lubhang karamihan na pinangakoan ni Jehovah na Jesus ng buhay na walang hanggan. Kumusta naman yung hindi nakarinig ng salita ng Diyos mula noon? Milyon-milyon sila. Pero sabi ng Biblia sa Gawa 24:15, binibigyan sila ng pag-asang mabuhay na maguli
at makilala ang Diyos na Jehova kasama na kanyang mga kautusan at mga, sabi sa Bicol, mga ipinagbubuot ng Diyos na Jehova. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, ano ba ang pakinabang na tayo ay nakikinig sa ganitong pagtitipon tungkol sa patay? Bueno, yung inyong presensya, yung inyong pakikinig sa ganitong mga kalagayan ay tumutulong sa atin na alalahanin na ang buhay ay maikli. Kapag tayo pumupunta sa mga libing, sa mga burol, nakikita natin ang patay. Ibig sabihin, time will come na tayo rin ay mamamatay. Sabi ng Biblia, hindi natin ang alam kung ano ang kalagayan. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi lahat ng marunong ang siyang mabubuhay. Hindi lahat ng mayaman ang siyang magiging magaling na tao. Hindi lahat ng mga may kakayahan ay mananatiling buhay. Pagkat ang hindi inaasang mga pangyayari ay dumadating sa buhay natin. Ito ang reason kung bakit hindi tayo makapagtitiwala sa ating buhay sa ngayon. Napakaikli at walang katiyakan. Kaya ipinaiisip lang ng pagkakataon ko sa atin na kayo ang kikinig na gamitin natin ang ating buhay sa isang mahalagang kapakanan. Huwag nating sayangin ang ating buhay sapagkat maikli lang ito. At most dapat ay gamitin natin ang buhay natin ito sa pagpuri sa Diyos. Paano natin gagamitin ito? Bueno, inaanyayahan ko kayong basahin uli natin ang aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7. Magsisimula tayo sa 2 at hanggang 4. Tingnan natin, paano ba ito kumakapit sa buhay natin? Sabi sa 2, mas mabuting pumunta sa bahay na may handaan. Sabi dito, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Bakit? Dahil iyon ang wakas ng lahat ng tao. At dapat itong isapuso ng tao, ng mga buhay. Mas mabuti ang paghihirap ng kalooban kaysa sa pagtawa. Dahil ang malungkot na mukha ay nakakabuti sa puso. At ang puso ng marurunong ay nasa bahay ng namatayan. Pero ang puso ng mga mangmang ay nasa bahay na may kasayahan. So hindi walang kahulugan, hindi in vain ang ating pagdalo sa ganitong mga pagtitipon. Dahil maliwanag na sinasabi ng Biblia, mas marunong ang tao na pumunta doon sa bahay na may kalungkutan. Naaalala niya na siya rin ay isang taong mortal at maaari ring mamatay. So natutulungan tayo nito na alalahanin ang ating buhay. Ano ba ang ginagawa natin sa buhay natin sa panahong ito? Inuubos ba natin sa mga bagay na walang kapararapan? Bueno, sa halip na ubusin natin ang ating panahon sa mga bagay ng sanlibutan, ang payo ni Jesus ay mag-imbak tayo ng kayamanan na hindi kinakalawang at hindi, sabi ko, ay tinatangan. Oo, ano po yung kayamanan na yun? Yung kayamanan na sinasabi ni Jesus ay yung kayamanan sa langit. Ito yung mga kalooban ng Diyos na Jehovah. Ito yung mga kanyang mga utos sapagkat ginigiyan tayo ng Diyos na Jehovah upang kampi natin ang buhay na ipinangakong walang hanggan. Pwede nating magawa ang mga bagay na ito. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating pagiging masigasig at makadiyos na paggawi. Pwede nating gawin ito sa pagkakaroon natin ng bahagi sa pagpapabanal sa pangalan ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuti.
Alam ba ninyo mga kapatid, na kapag tayo nangangaral ng mabuting balita, sabi nung sa Apocalypse, we conquer the world. Galit na galit si Satanas kapag tayo nangangaral. Ngunit sabi ng kapahayagan, ang mabuting balita, because of the good news, we conquer the world. Kaya walang makakatalo sa Diablo kundi ang pangaral ng mabuting balita. Gawin natin ito mga kapatid upang makapanatili tayong maligayang naglilingkuran sa Diyos ni Jehovah. Ito yung mga pagkakataon na yung pag-asa sa pagkabuhay na maguli ay nag-udyok sa atin na pag-aralan ang salita ng Diyos ni Jehovah. I-apply sa ating buhay ang mga bagay na hinihingi ng Diyos na Jehovah. At kung gagawin natin ang mga bagay na ito, makatitiyak tayo, makakasyerto tayo na makikita natin ang ating mga mahal sa buhay kapag sila'y binuhay ng muli. Katulad ni Brother Domingo Millar. Time will come, kayo na mga anak niya. Kung luluubin ng Diyos ni Jehovah, makikita natin ang pagbuhay sa kanya sa panahon. Dapat nating gamitin ang mga pagkakataong ito rin naman upang patibayin ang ating mga kapatid. Sila ay nalulungkot, mga naiwanan ni Brother Millar. Narito kami upang patibayin kayo. Palakasin. Taglayin ninyo ang pag-asa, ang pangako ng Diyos na Jehovah na muling bubuhayin ang lahat ng mga patay. Makikita ninyo kung paano bubuhayin ang mga patay sa panahon na iyon kung luluubin ng Diyos na Jehovah. Dapat nating gamitin ang araw na ito at ang susunod pang mga araw upang magpatibayan tayo. Tayo mga kapatid ay mga kapatid sa pananampalataya. Mahal namin kayo. Mahal ninyo kami. At mahal natin ang grupo ng mga kapatiran sa buong daigdig. Ito ang panahon na tayo magpapalakas. Sabi ng kasulatan sa inyot na Tesalonica 5:11, na andyan kami para patibayin kayo. Sabi sa Bicol, para rangahon kamo. Patibayin sa panahon na ito ng masakit na kalagayan ng ating. Dinagdagan pa ng pandemya ang ating masakit na kalagayan. Katunayan, maraming mga kapatid ang nasa sakita. Kailangan natin palakasin sila. Mahal natin sila. Mahal namin kayo. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pag-asang ito ay mamanahin natin. Kailangan tayong magtiwala sa Diyos. Palakasin natin ang ating pagtitiwala. Palakasin natin ang ating pag-asa na darating ang panahon. Tayo, lahat ng mga patay at tayong mga nabubuhay sama-sama at maligayang pupuri sa Diyos. Ang huling text na babasahin natin ay naroon sa Awit, Kapitulo 9. Kung yan ang inyong Biblia, dito tayo sa chapter 9 and 10. Ano ang sabi dito? Doon sa 9, ang sabi, si Jehovah ay magiging ligtas na kandungan para sa mga inaapi. Isang ligtas na kandungan sa panahon ng pagdurusa. Ala ay magtitiwala sa iyo at hindi mo kailan iiwan ang mga mata sa iyo. Ito ay garantiya na si Jehovah na andyan sa atin. Tutulungan niya tayo. Magiging kandungan natin siya. At sa kabila ng pagdadalamhati, mga kasakitan na ating nadadama sa huling araw nito. Jehovah is there. He loves us. Mahal natin si Jehovah. Kaya, umasa tayo na ang lahat ng ipinangako ng Diyos na Jehovah ay kanyang.
Maraming maraming salamat po kapatid na Alanes sa pamagitan mo na ipaabot sa amin ang mensahe ng Diyos at binanggit mo ang mga salita ng Diyos sa amin na ito ay nagdudulot ng pag-asa at naipadama mo rin ang pag-ibig ng Diyos na Jehova sa ating lahat. Salamat din sa nakakonek sa Zoom conference na halos umabot ng 100 o higit pa na mga participants. Salamat sa inyo. Ganun din po yung nakinig o nakiramay sa pamagitan ng YouTube. Ang dami rin pong nag-like. Ano, kaya patunay ito na bilang magkakaibigan at magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay pinagbubuklod ng pag-ibig na ito sa bawat isa sa atin. Ngayon, bago pa natin tapusin ang programang ito, ay meron pang interview. Ang una yata ay si kapatid na Binosa. Isa ay kaibigan ni kapatid na Milyari. Tawagin natin siya, Kuya Tony. Alisin ko ang face mask ko, parang bilo. Namidbidang ko inisit yung Ingo, mga 10 taon pa lang ako. Magtatagalog siguro ako parang maintindihan ng karamihan. 10 years old pa lang ako noon, parang nakilala ko na siya. Ang tawag sa kanya, yung Ingo. Ang bahay nila noon, original, nandyan sa unahan lang. Lagi kaming pumupunta sa bahay nila. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Gusto namin na tingnan yung mga ibon na tinuhog niya, mga ugot. Kasi nag-iimbalsamo siya noon ng mga hayop. At kilalang kilala siya dito sa trabaho niyon. Si Tio Ingo, kilalang kilala ko siya kasi unang-una matagal na panahon ko siyang nakasama hanggat sa mga taon na ito, sipin mo from 1960 hanggat 2021. Kahit na yung buhay niya nung mga panahon na worldly pa siya noon, inistory niya sa akin. Kaya ganun ka kilala ko si Tio Ingo. Isang beses, may study kami dyan sa bundok, brother, hindi naman brother, si Mr. Bilyudo. Kilalang kilala niya ang taong ito nung worldly pa siya. Alam niyo ang sabi niya sa akin, kapag anya yan si Tio Ingo pumasok na sa sayawan, silinsyo na ang mga manggugulo. Kasi kilalang kilala ito sa kanyang sabing pagkamaton nung araw na siya ay worldly pa. Galing siya sa Tula-Tula Boys at nire-respeto itong taong ito ng mga lasinggero kang panahon na yun. Nung magabot ang panahon na siya ay lumipat dito sa Munoz, kasama ang father ko, nagtatanim kami noon ng mga singkamas. Doon nagsimula na siya ay nataniman ng spiritual na mga bagay. Kasama ang father ko noon, si Tata Untoy, na tawag sa kasi Tiyugasing ng Galing Pawa. Nung mapritsingan siya, madali niya makilala ang tama at mali. Kahit nakilalang kilala siya sa community na isang, sabihin natin na nire-respeto. Pero pagdating sa pagkilala ng tama o mali, spiritual na mga bagay, madali niya makuha. Para bang siya ay yung nabinhi na nakatanim doon sa lupa na fertile. At madali ang progress niya. Isang pangyayari, marami akong ikwento pero yung maalala ko lang kasi 5 minutes lang ako dito.
Isang pangyayari, nag-service kami dyan sa Bariis. Alam niyo yung Bariis, malayong lugar yon. Umagang-umaga pa, alas 4 pa lang, papunta na kami roon. Ang problema, dapat alas 4, makasakay na kami sa bus, alat ko ang bus noon. Ang problema, umalis na yung bus, nandun pa lang kami sa highway, naiwang kami ng bus, alas 4 hapon. Kasama namin yung mga sister sa Pawa, taga dito. Naglakad kami pa uwi from Bariis to Legazpi City. Tingnan mo yan, mga experience namin na yan. Isang beses, Bariis din, naiwanan kami ng bus uli. Kabisado nito ang lugar ng bundok dyan sa Bangkiruan, Bariis na yan. Kabisado niya, kasi nung worldly pa siya, yan ang territory na kilalang kilala siya. Ngayon, kami hindi namin alam ang daan papuntang, may shortcut daw siyang alam. Lumabas kami dyan, nasa Sugoy, papuntang Sorsogon, may highway. Mas shortcut talaga. Ibig sabihin, kabisado niya ang lugar sa bundok area dyan sa barangay Bariis, Bangkiruan. Isang makonswelong pangyayari ang hindi ko makalimutan. Batang-bata pa ko noon, siguro mga 11 years old, marunong ito magupit. Gupit ng buhok. Palibasa, bata pa ko noon, ang pambayad ko kalahati lang, 5 centavos. Ginugupitan ako niya. Nung makalahati na yung gupit sa akin, umalis. Pumunta doon sa bukid. Masamang loob ko noon. Bakit kayo kumukalahati ang bayad ko? Kalahati din ang ginupitan. Yung pala, dapat na masunog yung mga yung vine ng singkamas kasi maulan na, mag-uulan. Dapat mataniman na yung lupa. Eh marami pang dapat masunog na. Nag-off siya sa paggugupit sa akin. Sinunog niya muna. After 1 hour, bumalik. Kala mo, hindi ko natapusin yan. Tinapos niya uli. Yung mga spiritual na mga bagay, ikukwento ko sa inyo kung gaano kasigasig ang taong ito. Kahit na dito, nung matanda na ito, dyan sa lugar na yan, kasama-sama yung isang matanda dyan, kapag kaming tatlo ang nagkaumpukan, spiritual ang usapan namin. Kapag may makatabi siyang kung sinong tao dyan, pirming kaharian ng Diyos ang ipinabanat niya. Yan ang bukang bibig ng taong ito, si Brother Meliari. Tun, madali na abot ang kahadian. Yan ang bukang bibig niya, daw asisay na tao dyan. Aki pa ako ka ito, maliit pa ko noon, inggit na inggit ako sa kanila kasi sila ang unang pumunto sa Magnito, bayan ng Magnito, kasama sina Kuya Edwin, Kuya Warren, Brother Siguro, yung matanda sa akin. Naiwan ako. 1 week sila doon, nakuha nila ang dalawang pamilyang Sepeda at Asueta na naging mga saksi ngayon sa Magnito. Sila ang nagbukas ng spiritual ng mga tao, kapatid. After 1 week na bumalik, in-interview ko siya, kumusta ang lakad niyo? Sana nakasama ako. Kwento niya sa akin yung experience nila, kung paano sila tinanggap ng mayor, kung paano sila tinanggap ng mga interested doon, ng pamilyang napakalayo pa daw doon sa sentro. Ang kompletong istorya kaito, si Kuya Waring, kasama yan sa yung ini-istorya ko sa inyo. Na pumunta sila sa Magnito, sila ang unang nagbukas sa bayan na yan at nagkaroon ng kongregasyon sa Magnito. 5 minutes na? Siguro 5 minutes na, pero
kung itutuloy ang magandang samahan namin ni Tio Ingo, sa loob ng 61 years kaming nagkasama. Maliban pa yan sa itutuloy. Salamat. Salamat po, Kuya Tony. Totoo yung sinasabi ni Kuya Tony pagdating sa spiritualidad dahil mga ilang buwan lang o mga dalawang taon yata nakapartner ko pa siya sa ministry sa baryo ng Alcala. Magka-partner kami. Kaya yung sigasig niya, kahit umabot siya ng ganong edad, talagang patutuo yung mga kapatid doon sa kung ano ang spiritualidad ni Kuya Ingo, ni Tata Ingo. Salamat po at tawagin natin ngayon si Ate Cora para sa ilang mensahe para sa atin, ating lahat. Bilang sarong mato ang aki, si Papa talaga kaito, kang maging saksi talagang. Simple lang ang buhay niya, dahil siya nagtukdo sa muya na magpayaman. O sabi nga ni Kaito, tama na daang may sarong plato, sarong kutsara, baso. Dahil ang pagkahadian da, harani na daang paraiso. Kaya yan ang tinutukdo niya sa samuya. Kaya sabi nga ni Kaito, dahil niya kami ipigtukdoan na magkuha ng darakulang edukasyon. Dahil sabi nga ni Kaitong panahon mi, ang makabasa da makasurat, tama na. Pero pinagalang mi ang sa iyang pananaw dahil talagang maimbudon si Papa sa espiritual. Kaibanyan sa iyang agom si Mama. Pero kan maging saksi siya talagang masigasig siya sa paghuhulit kang maugmang bareta. As in permi iyang nasa musok niya talaga. As in kan si Papa naging masigasig, naging part man siya sa gibuhon kang pangkahadian. Saro dyan naging pribilehyo niya kaigto. Naging siyang sa painting pag district convention, tapos sa naging part man siya sa kung manungod sa sistema ng pag apod pa yan, yung pag sound sa assembly, naging part man siya kayan. As in bilang elder, nagka-pribileo man kayto si Papa na mag-eskwela sa Bethel bilang kaiba sa mga kamagurangan kayto, naka-experience siya sa salaukang Bethel. Patapos kang panahon na iyan, talagang kami talaga ini-encourage niya na pinapailing niya talaga ang halimbawa niya sa pagiging masigasig sa paghuhulit. As in, saro pa kayan, minsan nga ni sa ibong kansayang kasigasigan, igo siya ning walo kaming magturugang, as in lima dyan ang nabanggit na nga ni Naliba ang naging baptized na mga tugang ko. As in, saro dyan na si Papa talaga debutado sa pagiging saksi dahil talagang itinuon niya sa ko akong uminagining talagang kaistriktuhan sa pagiging Kristiyanong saksi ni Hoba. As in, dahil niya ako basta pigpapaiba kung si Isay man daw ang ani saksi iyan. As in, permi niya lang ako ka itong pinapaiba sa mga RP, as in special pioneer. Kaya ako man naulakitan ka iyan na nagdakula man ako na baging regular pioneer. Nag-abot ako sa kunsing taon na pagpapioneer. Pero kang mag-agom ako, medyo napundo, nagbalik ako, as in sa kunyan, pioneer ako. Kaya sarong dakulao na influensya talaga ang ginibo ni Papa na maging masigasig sa espiritual na bagay. As in sa ibong kayan, si Papa nag-abot sa araw kayo ng 87 taon, inabot niya, nagkaigwa siya ng mga apo na sa walo niyang mga aki, nagkaigwa siya ng apo na 19. As in si mga sa 19 iyan, igwa naman ni nag-aragom si mga aki, nagkaigwa siyang 10 apo sa tuhod. Kaya napakaugma man dahil sa ibong kang arok ining sitwasyon ni Papa. Naugma ako dahil naging tapat siya sa dawa nga na kagurang siyang arog pa iyan. As in, sarong dako lang pasalamat ko na gusto kong yan isabi sa kong mga tugang na nyaon mun yan. Yung 5 kong tugang na kaibahan niya mo na naging mga lingkod ni Jehovah. Ang tugon ko lang sa inda, kami gabos, mantang si Papa at si Mama nagpahingalo na, sinda ay guwa na talagang pagkakataon sa pagkabuhay liwat. Kaya kaipuhan mi na maging masigasing na magadaan mabuhay man kami kundi pa mag-abot ang paraiso. Mag
igwa kaming makusog na pagtubod, ay pagpabayan ang pagbasa kan tataramong kanju sa Biblia, magtong schedule, asin pagurup-urup ka iyan, isa buhay iyan. Asin pirming ibugtak si Jehovah sa atubangan. Tanganing anuman ang gibunta, desisyon ka. Pirming nasa tama iyan. Asin sumanga tugang kuman na tulo na sinda da ininda pinili si Jehovah. May pagkakataon pa sindang mo niya na piliun nindaan sa indang buhay na paglingkodan si Jehovah habang may panahon pa. Kasi pilingon taon niyan ang panahon ta. Halipoto na niya o nakita sa pinakapuro kang katapusan. Kaya mahalaga ng God ini na pangapta niya to, may panahon pa. Na pag maiguta niya to, nagibuon ang kabutan ni Jehovah. Dahil paano ta kung di kita maging masigasig? Paano ta sa sabaton si Papa sa si Mama na masigasig? Kan sinda na bubuhay. Kaya yun lang ang gusto kong i-remind sa kong mga tuga. Dahil mahalaga ako niya. Buhay kasi ang pinakamahalaga. Kaya yun lang po. Salamat po, Ate Cora. Nakakatouch. Iga po kitang film viewing. Hilingon niya to ang film na ini. Tayong pagmasdan, saan may puno ng buhay dito sa lupang paraiso. Di makapaniwala sa iyong nakikita na parang kahapon lang lapit na. Ang lahat ay may tahanan, tahimik at tiwasay, maligayang sama-sama habang sagana ating buhay. Ito'y ating pangarap, matagal nang hinintay. Kahapon lang ay ito'y nalalapit na. At palagi ibahagi ang pag-asa sa iyong puso. Bawat luha na pawi na nanariwa, buong mundo ang tinig ng kasayahan ng mahal mo sa buhay. Kanilang pinapurihan, kay Jehovah ay inialay. Ang lahat ng pagpapala, kay Jehovah nagmula. Nawari kahapon lang, ito'y nalalapit na. Bawat araw, tinatanaw, inaasam ang iyong ngiti. Pagkat ngiti ko palagi, ikaw ay mayakap muli. Di magtatagal na ang bagong sanlibutan. Pangako yan ni Jehovah, at walang ang makahahadlang. At ito ay kaaliwan, naisipin ang tunay. Darating na ang araw, ito ay nalalapit na. Thank you.
salamat sa video. Nakakaliw ang video nito at salamat na muli sa paggawa nito. Merong babasahin sa ating sulat? Basahin ko lang po yung sulat ng Milyari Family para sa lahat. Para sa lahat ng pamilya at kaibigan ng Milyari Family, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pag-ibig at suporta na natanggap namin simula noong manghina si Pa hanggang natulog na siya sa pamatay. Noong Lunes, January 18. Maraming salamat po sa mga kapamilya na sa simula't simula ay nagsakripisyo, nag-alaga at sumuporta sa pangailangan ni Pa. Sa mga kapatid na nagpatibay sa amin sa espiritual sa panahong nagdadalamhati kami. Maraming salamat sa mga tumulong sa lahat ng pangailangan at sa mga gawain na dapat naming gawin hanggang sa ngayon. Tunay na nagpapasalamat kami sa lahat ng ito at nadama ang pag-ibig ninyong lahat. Maraming salamat lalong higit sa Diyos na Jehovah na kung saan pinatibay at pinadama ang kanyang pag-ibig. Na magdama namin ang pag-ibig niya na nakaulat sa Gawa 24:15 na magkakaroon ng pagkabuhay muli. Muli mula sa Milyari Family, maraming salamat po. Ayan, salamat sa pagbasa ng sulat na iyon. Bilang pangwakas na bagay nito, tatawagin natin si kapatid na Rumi Alanis para sa pansarang palangrangin. Manalangin tayo. O Diyos na Jehova, ikaw na aming naglilingkuran, Diyos na mga buhay, at Diyos na puno ng pag-ibig. Sa iyo po kami, Amang Jehovah, lumalapit muli sa pagkakataon ito. At pinasalamatan namin na bigyan niyo sa amin ang pagkakataon ito upang purihin ka, ibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan. Salamat po, Amang Jehovah. At binigyan niyo kami ng pagpapalakas ng aming loob sa kabila ng pagdadalamhati ng dadama ng mga iniwanan ni kapatid na Ingo. Salamat po sa lahat ng tulong nyo, sa lahat ng mga paalala at pangako sa bagong sistema mabawal. Doon ay katamasahan namin ang lahat ng inyong pangako, lalo na ang buhay na walang hanggan sa bagong sistema. Salamat Amang Jehovah, napakabuti nyo sa amin at damang-dama namin ito. Nais namin patuloy kang paglingkodan bilang Diyos na karapat-dapat isambahin ng lahat ng mga nilalang. Salamat po sa mga taong interesado, mga kapatid na dumalo sa pagkakataong ito at sa sila rin ay nakapagpalakas sa amin. Ganun din sana nakapagpalakas kami sa kanila. Sana po sa aming paghiwalay sa umaga ito, pagpalain ang pamilya, umilyari, upang patuloy na lang kamtanan sa inyong pagdiya. Huwag niyong ilayo sa amin ang mga inyong banal na espiritu upang patuloy itong pagdiya sa lahat ng aming gawain. Aming kaisipan, mga plano sa buhay. Sa kabila na inyong kabutihan sa amin, Amang Jehovah, may mga pagkakataon na kami ay nakakagawa ng mga bagay na hindi ka dapat sa inyong paningin. Kami po ay patawarin niyo at humingi kami ng inyong pagpapatawad. Bigyan niyo ng pansin ang aming mga pagkukulang at upang kami maging karapat-dapat sama-sama kaming maligaya na tatanggap ng inyong pagsang-ayon at kami pupuri sa inyo hanggang sa panahong walang takda. Lahat po na ito, Amang Jehovah, aming pinapaabot sa inyo at paksiyong inyong dinggin sa pangalan ng aming nagpupunong hari ang inyong sinisinda anak, si Kristo Jesus. Amen.
Salamat po sa mga naka-connect sa Zoom, sa pahayag kang pagkagadang kang sa mga. Sa mga ama na namumutan niya mo. Salamat sa Gabos. Antay ko mga ranan Gabos. Pamilya Duterte. Pamilya. Gabos. Sa kongregasyon nito may nakakonek sa ibang nasyon, sa Biron, Aspa, sa Gabos na lang po. Salamat po, Maray. Condolence po. Condolence po. Namimiss niya mo si Kuya Ingo. Salamat po pala ulit sa mga ano kongregasyon na mga nakakonek sa iba-ibang lugar. Ano. Thank you po na Gabos. Pati po sa mga nasa nag-iling man sa YouTube. Salamat po. Condolence po. Mary, condolence. Rolando. Condolence po. Condolence po sa pamilya. Salamat sa lahat-lahat. Ate Cora, condolence po. My condolence to Miliari family. Day na hiling ni. Salamat, Nadine. Salamat, Lisa. Raquel, salamat. Sa kasi ipan ay ko, nahiling kong sisay ang niraon sa Zoom. Si Ate Pe, salamat sa Indugabos. Kuya Iles, salamat po sa pamilya. Salamat. Ay ko, Gabos, yeah. Mga raan. Salamat. Hindi ka sabihin. Condolence sa Miliari family. Condolence, Ate Cora. Mamimiss natin si Papa Ingo. I have a lot of good memories with him. Condolence po. Bye, ate. Bye. Condolence po. Miliari family. Ate Ason. Condolence. Ay, sorry. Condolence po, Ate Cora. Cora, condolence family. Dub 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 dub. Condolence po sa Miliari family. Jimenez family, dex ko na magsangaran. Condolence po. Condolence po, Ate Cora. Salamat po, salamat. Condolence, condolence, Ate Cora. Pwede na, tawag ka na. Ate Cora. Ha? Condolence sa family. Hindi matawagan?
family. Sige, sandali lang. Sandali lang. Sa tugang ko niya, si Josel sa Pangasinan, saka si tugang ko man na niya, sa Pasig. Sige, sige. Si Gerson, sa Bigutan. Salamat sa pag, ano nindo, pag- Kolekto sa Minyari family. Ay, sinilip na ako. Ate Cora. Ate Cora. Ate Cora. Yan ka? No. Yan pa po. Ate Cora. Yan po. Gusto ko lang Ate Cora i-share. Gusto ko i-share na si Tata Ingo saro siya sa mga saro siya Ate Cora sa mga boses na inut kong nadangog sa Washington Congregation. Nakatabang man ang influensya niya sa kuya. Ngunyan, bilog na pamilya ko. Yahon sa lado ni Ipoma. Kaya excited man ako na pagdating ng panahon, iingwahon ko. Tanga, masabat mi siya. Saro siya kaya sa mga amat na boses na nadangog ko kanya o na dyan sa mismong dyan sa lugar nindo. Yan ang pigadalong kami. Tan-inot na magpupuon pa sa na akong mag-adal. Yan, bilog na pamilya ko na. Yan. Salamat. Iyo talaga, narumduman ko na ikates. 12 anyos ka palang kadto. Antig din ko ang kinangot sa mulya. Iyo talaga. Sa mga nagpapusok. Ate Cora, wag na magbibilangan ng ano, wag mo na magbibilangan ng taon. Grabe naman. Wag na sabi yung taon. Pwede man yung gusto mag-share ng mga experiences ng buhay pa si Tata Ingo. Pwede man siguro po. Joy, ka na Joy. Sayang din natapos yung istorya ni Kuya Ton. Tamang din naman sa istorya ka, di ba? Pwede. Alamin na nabila ko tayo ito. Asa na si Kuya Ton? Pero mo 1960 to 2021? Ano daw test ko niyan muna pa istorya hon. Sige daw. Ano daw? Ay, Ate Cora, condolence. Kamusta na lang diyan? Mons. Ah. Kamusta ka diyan? Ay, man. Naga. Mons, gwapong ka. You good one. Oy. Jaja. Mon. May saro akong tugon sa imo. Demo lang ako itong tinaram ko sa ultimo.
Tapos na. Hoy. Magpa-Bible study ka na. Kamu ni, ano, ni Jaja. Oo. Para lifetime. Hanapan ka kayo ni Papa mo pag binuhay na. Hi, Let. Ay, dumaan nga na to. Ha? Dumaan na to. Kapadyahe. Nag-condolence ko tatay. Uy. Hello, Kuya Romy. Gusto nga nga, tifit. Gwapo pa mong girarayin si Kuya Romy. Oo, si Kuya Romy ito yung pinakagwapong mga elder nung panahon. Hanggang ngayon. Dahil ko na mid-mid girls, kang pag-phone ka sa bago, pag-una ako, consistent na foreigner. Si Kuya Romy pa lang. Si Kuya Romy? Si Kuya Romy pa lang. Oo. Teko talos na bisto kasi bago nag-wara-wara kayo sa signal. Difficult kaya ang internet dyan sa Pilipinas. Sa akin, tindi. Maano, kumain ka na. Ano pa? Diretso tanghali. Kapag ako dyan sa Australia, kundi dahil kumang kaya. 4 o'clock in the afternoon, 2:15, ang hapon. Plus 3. Plus 3, June. Hi. At yan, hindi ka mo nagbabago. Ikaw, manggiraray, fresh. Ang manggiraray, si Ate Auri. Ate Auri, si Anna May Ine. How are you? Ako, ano ko na si Mama, siya kasi papo mo. Kamusta? Remate na mo yung dyan. Hello. Yo, yaraan pa lang sa ako, Yoli. Hello po. Ayan. Hello. Hello, Yoli. Ta. Aray po, ano, aray po. Sino yan? Ano niya, nagkahiriling ko lamang kang... Puro lang na. Ano ba kayo ng sarong karahayan pagkaigwang nagagadaan? Sa nagkaigwang instant reunion? Condolence po, Ate Cora and Milyari. Sakit ang waso. 1970. Tita Lime. Hi, Dennis. How are you? Maray man. Sabi ko, ano, it brings back a lot of memories pag nahihiling ko kamo. Kaya alam, pirming sad ang satuyang occasion pag nag-reunion sa Zoom. Ano kay Ate Purit? Yan! Papa Ingo. Alin na kaya? Kain na. Ako, I'm sad kasi ako, oh, dakilang ampon eh. Dakilang ampon ng Milyari. Alala ko, pagka dumating kami ni Ate Cora na walang ulam, magmamarakulyo si Ate Cora, day, panira pa! Tapos maluwas yun si Papa Ingo. Mabakal pagbalik, may panira na kami ni Ate Cora. Mga malditang anak! Kasi yung malditang yan. Tagabigay, ano, taga-tao yung, taga ano yung yan si Papa Ingo, taga-tao ning balon pag ma-service. Hindi naman mabait talaga yan kasi kami natatandaan ko lagi kami libre sa tricycle. Kahit wala kaming pamasahe, nakakalabas kami mga bundok pa. That's right. So nandiyan si Pai Ingo. Kaya pala ang narugado si Pai Ingo, taday pa mo nagpapamarasahe. Ayaw niya. Minsan inaano kami. Hindi na. Oh, di thank you. Oo, oh, tsaka ano, pag ang convention sa Iriga. Oh, tricycle. Dawa pa nung paano ang tricycle hanggang top load. Huwag lang titirik yan sa may bandang ginubatan. Babak ka!
Papaklay ka mo kiniit dahil na makasakat yung tricycle. Pero kami yan. Sa field service si Chingo, sa nagsisir ng balon. Baba sila lahat. Pero kami yung tura na sa loob ng tricycle. Hindi kami bumababa. Pag ma-service ka itong whole day, dapat nakadukot ka kay Chingo. Tanganin may kasir siya sa balon. Dolas po, girare sa familiary family. Mapaaram na po kami. Meeting me po in 10 minutes. Condolence. Good to see you, Ori. Hi, Ate Ari. Hey, guys. Hi. Hello po. May souvenir ako kay Pai Ingo, yung kinuha ko sa kanya na ginawa niyang sandok na gawa sa bao. Kaya mayroon siyang souvenir sa akin, gawa ni Pai Ingo. Yeah, family. Baka hiningi mo yan, hindi bigay sa iyo. Hindi naman hiningi. Inalukan niya ako, so may gagawin siya sa akin. So, yan sabi ka para anak na Chingo kay ito, ha? Ayun pala, nasa iyo. Inuha mo pala, hindi pala binigay. Hindi, souvenir yun. Souvenir ko kay Pai Ingo yun. Ginagamit ko nga yun, eh. Naalala ko, nung nandaan kami, pumunta kami sa kanila. Tapos merong yung inukit siyang, ano to, ibon, parang buhay pa. Natakot kami, sabi ko, ano ba yan? Yung pala talagang talent niya yun. Alaka, Ate Mili, uli mo na. Hindi, souvenir ko yun. Hindi ko yung uli, souvenir nga ni. Kaya pala hinahanap bago mawala ang hininga. Sabi, bakit wala yung sandok ko dito? Hindi, ano yon? May ano yon? May approval. Nandito sa akin, gawa sa ano, sa bao, native. Nasaan sila, Edgar? Ba't hindi nagpapakita sa camera? Pahiriling man sa iba dyan. Ito, nasaan ka? Hello po. Ipakita ka. Ipakita mo kagwapo mo. Asan ka? Sandali po. Kailando. Hindi pala eh. Huwag ka mahiya. Sir. Sandali. Condolence po. Condolence. Condolence po. Tawa dahil muna dahil uli Ate Emily sa sandok, isabat mo na sa nasaya. Binanggit mo pa kasi ito yung sandok yan. Ayan. Oo, ingatan ko, hindi ko nagagamitin para... Dala mo. Oo, hindi ko nagagamitin para ma-preserve ko. Oo, tama. Pagsalubong mo sa kanya, pagkabuhay mo, dala mo yung sandok. Oo, sabihin ko, sabihin ko, Pai Ingo, ito yung souvenir mo sa akin. Alala mo? Going strong. Hi, Ate Gals. Kahit nandito kami, miss kita. Hindi na tayo nagkita. Ano ba yan? Oo nga. Pwede na ng 5. Pwede na tayo magkita ulit. Oo. Dati kasi 30 na eh. Ngayon, bumaba ulit. Meron akong holiday coming up. May bakasyon akong coming up. So maybe we could get together. Na-miss ko na rin kayo nila, Jara eh. Hi, Ningning! Kaya nga eh. Hello! Si Jara kasi nasa ano na witnessing. Galilee? Nakangiti si Nana Pising, o. Tingnan mo. Meron na ako man. Nga si Galilee. Kaway na kaway na kaya, Tigal. Hi, Tess! Si Tess. Arribalo. Si Tess na arribalo. Si Tess na sa eskwelahan. Tingnan mo yung background niya. May cruise.
Wala ating guys yung pagkakasadya kasi sa istoryo yun. Nakilasadya mo na yun. Sa likod. Pasintabi daw, pasintabi. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Wala kasi ano, wala si Jan. Baka hinahanap. Baka hinahanap po ninyo si Jan Mangampo. Wala dito kasi nag-volunteer sila sa isang kapatid na Hello, Tia Pising. Papa Ingo the second. Mas guwapo ako. Hoy, hindi. Mas guwapo ako. Hello. Mas maganda si Yolando. Mas lalong pugi ako. Mas guwapo na ito sa'yo. Ito si Larry ba na? Ay, krusisiyo pala to. Yolando, mas guwapo si Edgar sa'yo. Ang height. Patago. Isa na lang ako dito. Iniwanan na ako. Kakain daw muna. Oh, sige. Oh, kain muna tayo. Kainan na kayo. Oo. Okay. Oh. Oh, sige Del at sige, salamat. Matigal. Kain muna tayo. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Okay. Hi, Delia. Hello. Sa ka na dyan. Bye, Galilee. Bye. 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 Oy, na-miss ko Mama Shell dun sa inyo. Kasi feeling ko nasa hotel ako. Sigay. Oo nga. Bawal kasi Mama Shell, no? Bawal. Bisitahin mo sila Brother Air, nandun sila. Oo nga, ikaso, baka hindi ako pasukin. Taga saan ka, daraga po. Oh. Mga ano requirements. Nangangapodan tabi ako sa gustong mag... Gusto magkanta? Ano? Oh, sa akon, sa akon. Yes, kumusta na, Tess? Si Ate Emily, magkanta. Oo, sige. Sa akin yan. Sige, sa isa lang na. Isa lang. Grateful ka pala. Losantes. Hindi dapat na ano, kasayahan. Ano karoon mo ng kambosis ko? Ay, si Say nakakaroon doon kang permintig kakanta ni Papa. Ed, nakakaroon mo kung anong permintig kakanta ni Papa. Limot ko na. Kantahin na. Gutom na yung mga tao dyan. Tanghalian nyo kasi. Oo nga eh, sa inyo lang. Oo nga, oo, magte-12 na pala. 2 hours ago. 3 hours na nga. Anong lunch mo, Tess? 12 na. Ano yung lunch mo? Nagluto ako ng ginataang hipon na may kalabasa at saka malunggay. Wow. Parang Pinas naman. Ang gata, Ate Girls. Ha? Saan ka nakakuha ng gata? Eto, bakit sa lata. Ah, din lata. Ah, ganyan din sa amin, ate.
sa lata. That's what, sa lata lang din ang gata namin. Yun ang gata dito. Pero yung malunggay galing sa backyard ko. Wow. Oh, meron pa. Malunggay sa backyard. Saka yung ano, yung sile. I'll show you. Oh, nag-harvest ako. Oh, wow! Mahal ang sili. Wow, ang dami! Oh. Dito sa Bicol. Dito ang mahal ang sili dito. Ang mahal dito, ang mahal. Oh, balita ko nga, mahal daw ng sili dyan, pero dito sa akin. Oo, oh, 900. O oh, yan, oh, bigay ko sa'yo. Yung oh, sige, yung, akin na. Yung binili ko, wala man na sili. Hindi na yung Bicol Express. Ay, ganon. May ang daming pagkain, Penny. Nagpapagutom. Anong ulam? Sabay ka nung mo. Anong ulam? Wow! Nakakagutom naman. Parang Jollibee yata yung nakita ko. Sabay ka nung nabisin ano, Jollibee. Ano, may lomi? Ano yung lomi? Dahan-dahan lang, Jun. Kuya Romy, dahan-dahan. Jun, yung pangatlong suko amin. Sino pa malakas kumain dyan? Kuya Romy, dahan-dahan. Jun, Son, sino ba ito asawa ni Megan. Wayne? Si Megan. Megan, dahan-dahan lang, mabulunan kayo. Si Louie, lalo na si Louie. Asa si Louie? Ayun din nagpapakita eh. Del, si Louie na naman ang napagdiskitahan mo. Ay, yan, kaya hindi nagpapakita. Naku, ilang buwelo yan. Mahalis ka dyan, Louie, mag-formal ka. Hey, hello, Louie. Hi, Son, dahan-dahan. Ang... Hello, Kuya Jun. Ikain nyo na lang kami, lugi kami dito eh. It's unfair. Hi, Mayek! Ano, winter na kayo? Winter na sa Japan eh. Sabihin ko, magpapaalam na ako. Ay, tamag. Ay, kuya Robin! Ay, kuya Ate Selpa! Ay, tuloy niyo po yung kwento niyo! Ate nyo. Selpa! Ate Selpa! Kuya, si kuya Tony, tuloy niyo po yung kwento niyo, bitin! Ang aking mother dearest, nakikiano din, nakikisocialize. Oh. Si Mother Dearest nakikipo. Oh, aba, dahan-dahan po ang kain. Mami. Hi, Lori. Nagtago na si Lori. Hi, Dennis. Hi, Dennis. Oh, di ba? Hi, Taed. Taed, dahan-dahan. Ang laki ng subo ni Taed, oh. Nandahan lang ng nganga. Naman, oh. Thank you. Okay, isubo mo na lang ako. Opo, andyan pa kayo? Yaon pa ano test. Pa? Yaon pa kami test. Nag-change sa tira ko. Kain lang kayo. Ba't nag-change costume ka na, Tess? May nagbigay, sinukat ko. Kasi naman. Ayaw kasi... Ang lugar na bagay yan, naalala ko, dyan yung dating Kingdom Hall, tama? Correct. Ayan. Sa may bahay kubo nila, dun yung dating Kingdom Hall. Oh, dyan ako lagi, dati. Mga apo na yan ni Kuya Ingo, ni Tata Ingo. Mga ano, mga apo ni Kuya Lando. Ah, di, apo sa tuhod. Apo sa tuhod na. Yung apo, tsaka mga anak ni Kuya Lando. Sino yung nag-message, yung nagsalita? Ang pogi. Oo. I think buti na lang di mana kay ano, kay Taed. Taed na hinara. Hindi ko marinig yung boses ni Taed. Oh, I have to go. May isusubmit pa ako. Condolence. Oh, ha? Sige na,